We go now to part two of thermodynamics. We will be discussing about thermal expansion, Boyle's law, Charles' law, and Gay-Lussac's law. Last time, we terminated our discussion on the conversion from different scales of temperature from Fahrenheit to centigrade and vice versa. And also, we have discussed about degrees Kelvin and the Rankine scale. Now, to continue further, let us discuss about centigrade degrees and degrees centigrade. So, centigrade degrees is different from degrees centigrade, as well as Fahrenheit degrees is not the same as degrees Fahrenheit. Degrees centigrade is the actual temperature reading. For example, the thermometer reads 1 degree centigrade, so you will read that as 1 degree centigrade. But on the other hand, if you say centigrade degrees, it is the difference of two temperatures. Example, 38 degrees centigrade minus 36 degrees centigrade, that is equal to 2 centigrade degrees, meaning to say that this is the change in the temperature. Doon kasi sa mga tables natin, lalo na yung mga lumang libro, yung mga coefficient of thermal expansion will be having a units of per centigrade degrees and hindi degree centigrade. Pero doon sa mga bagong books, yung mga makabagong author, they are making it a degree centigrade para mawala na yung confusion dito sa centigrade degrees. Last video, we have discussed about thermal expansion. So, we have learned that lahat ng bagay na naiinitan ay nag-expand at kapag ka nalalamigan ay nagko-contract. So, that is true for all materials, ano? Even sa bakal, even sa kongreto. That is why, kung mapapansin nyo dun sa mga tulay natin, there are some gaps on the flooring. Kasi nga, kapag ka ito ay naka-expose sa ambient temperatures, direct sunlight, may tendency mag-expand siya. At pag nag-expand siya, magkakaroon ng buckling, magkakrack yung mga kongreto kapag ka walang mga thermal expansion joints na ay pinoprovide, no? Meron tayong tinatawag na contraction joint, expansion joint. Actually, yan po ay included sa mga plano. Katulad nito sa civil engineering, included na yan, ano? Kung ang isang tulay ay halimbawa is 50 meters at makukwenta na within the span of 50 meters magkakaroon ng 1 meter na thermal expansion, i-dinidivide-divide po yun, ano? Ito medyo malaki nga yung kanyang expansion gap dito. So, dinidivide-divide po yun para makompensate yung ating length ng tulay at para hindi rin tayo masubject sa thermal expansion at buckling, no? Kung sa mga ano naman, sa mga buildings, so ang thermodynamics hindi lang talaga sa ano, no? Hindi lang talaga sa mechanical, ano, malaking application ito sa civil. Sa mga buildings, lalong-lalo na yung mga exterior walls, yung exposed sa ambient temperature at direct sunlight, kung mapapansin niyo may mga nagkakrack doon, ano, lalo na yung termination ng poste at saka ng CHB wall. Kasi nga, magkaibang material, yung poste kasi ay concrete at yung CHB wall ay masonry. Hollow blocks at palitada lang, ano, magkaiba sila ng conductivity. So, naghihiwalay talaga. Kaya ang ginagawa naman namin dyan, naglalagay tayo ng tinatawag na soft materials. Ang tawag doon ay backing rod, no? Parang bilog siya, backing rod. Bilog na siya yung magko-compensate sa paghinga or pag-expand ng mga konkreto. Kapag kami backing rod, naiiwasan natin yung mga tinatawag natin na temperature cracks, no?
So, yan po yung mga actual application natin sa thermal expansion. At totoo po talaga na meron tinatawag tayong thermal expansion. And you have to consider that, lalo na sa mga legs ng mga tulay. Ang formula daw po natin sa thermal expansion is delta L is equal to alpha L sub I times delta T. Okay, the change in length is equal to alpha. Alpha is the coefficient of linear expansion. Ito po yung tinatawag natin alpha. Okay. So that is the coefficient of linear expansion of the material and as the unit of per centigrade degrees. Ito yung sinasabi ko kanina na sa mga sinaunang libro at yung talagang mga batikang mga physicists nung araw, centigrade degrees yung ginagamit. Pero yung mga naglalabasan ngayong libro, ginagawa na lang per degree centigrade then just to avoid confusion. At hindi na nila pinapaliwanag na yung centigrade degrees is the difference in temperature at yung degree centigrade is the actual reading. Okay, yung delta L is equal to L sub F minus L sub I. Yan, nire-write lang dito. At yung delta T is T sub F minus T sub I. If you want to get L sub F, kapag ka alam mo na yung delta L, edi pwede mo makuha to. So, yan po yung definition. L sub F is the final length. T sub I and T sub F are the initial and the final temperatures respectively. And the proportionality constant, that is alpha, this one, is the average coefficient of linear expansion for the given material. I prefer to include here the table of some commonly used substances. Kung mapapansin po natin, dito sa may left side, nandito yung mga materials, solid, liquid, gases. At dito naman sa second column, nandito yung alpha, which is the coefficient of linear expansion. Dito sa pangatlong column, meron ditong volumetric expansion kasi nga nag-expand din yung volume kapag ka tumataas yung temperature. So, beta naman siya, no? Beta yung coefficient of volumetric expansion. So, ito po yung kanyang mga... Tandaan mo yan, makikita mo rito, that is per centigrade degrees. Okay? Centigrade degrees. At hindi degree centigrade ang nakalagay. So, this is a reference from older books. But yung ating bagong book ngayon, which is by Sherway and Jewitt, ito ay parehas ng value, kaya lang degree centigrade yung nandito, no? Okay, sinasabi rito na because the linear dimensions of an object change with temperature, it follows that the surface area and volume change as well. The change in volume is proportional to the initial volume V sub I and the change in temperature according to the relationship. Delta B is equal to beta V sub I, which is the initial velocity times the delta T. Wherein beta, this is beta po ito, no? Wala lang siguro silang ano. Is the average coefficient of volume expansion. So, ito yon. And to find the relationship between beta and alpha, assume that the average coefficient of linear expansion of the solid is the same in all direction. That is, assume that the material is isotropic. Ano ba yung mga example na isotropic materials? Yung mga glass, yan. Isotropic materials po yan. I prefer to discuss also about the bimetallic strip. Kasi nga, itong bimetallic strip na to, principle ito ng thermodynamics. A simple mechanism called bimetallic strip found in practical devices such as mechanical thermostats. Okay. Yung mga thermostat natin na nauuso ngayon, digital na, no? Pero nung araw, ang mga thermostat natin puro mechanical, ano? Ang principle po noon ay thermodynamics na ang isang bagay, katulad nito, halimbawa nakabend dyan, pag nainitan siya, magdidiretso siya, no? Mag-expand siya, at pag lumamig ulit, magbebend ulit na ganyan.
So, ginamit nila yan para sa mga cut-in and cut-out ng mga air-conditioned units. Kapag nakukuha na yung tamang temperature sa loob, okay, di magka-cut-off na, no? Magko-contract na kasi yung bimetallic strip. Pero kapag ka maiinit na naman, umiinit na naman yung temperatura sa loob, nasesense noong tinatawag natin na thermostat, eh di mag-expand na naman, magkakaroon ng tinatawag na excuse me, kakaroon ng tinatawag na contact. Magko-contact na naman yung dalawang bagay. Ano? I-drawing natin, for example, ito yung bimetallic strip. Ito naman yung isa, no? Ito yung circuit, kunwari. Okay. Circuit daw yan ng papunta sa tinatawag natin compressor. Okay. Kung yan yung compressor, at ito yung bimetallic strip, kapag uminit daw po yan, so magdidikit. Didikit siya dito, no? Pag mainit. Ngayon, kapag lumamig na naman, magka-cut off na naman, hindi tutuloy yung under ng compressor. So, kapag uminit na naman yung temperatura sa loob, halimbawa, nasa 20 yung setting mo, didikit siya, aandar yung compressor para magbigay siya ng mas malamig na hangin. O hindi dadaan yun dun sa process na sinasabi natin sa isang cycle. Sa tawag dito sa high side bago pupunta sa low side, bubugahan ng blower para lumamig yung loob ng kwarto. So yan po yung principle ng bimetallic strip. Thermodynamics din po ang ginamit doon para ma-develop yun. Ano? Okay, we go now to the application ng actual practice. Ano? Ito pong thermodynamics, hindi lang sa ME related. Related po ito sa CE, katulad ng nakita nyo kanina sa mga tulay-tulay. Related din sa EE, lalong-lalo na sa mga panel box. Ano? Yung panel box na yan, masyadong limited yung spaces natin dyan sa loob. Okay. At yan, may mga tornilyong kasama kapag ka binibili. No? So, kapag ka nalaglag po yung tornilyo, hindi po po pwedeng basta pupulot ka na ibang tornilyo at ilalagay mo dyan. Ano? Kasi nga po, masyadong limited yung mga spaces sa loob. Let me draw something here. Halimbawa, ito po yung likod ng panel box. Ito yung likod. Okay, naka-side view po tayo. Yan yung likod. Ayan yung harap naman, kunwari. Yan. Ngayon, ito yung bus bar mo. Bawa yung bus bar mo, kunwari ganyan. Diba? Ganda natin, no? So, ito ngayon yung bus bar natin. Pumapaling. O kunwari, diretso na lang yung ating bus bar, ano? Tapos yan, meron yan mga tinatawag na ano, mga tornilyo, no? Yung tornilyong yan, inaano pa po yan. Pag pinapahigpit po yan, meron pa pong torque wrench na ginagamit, ano? Torque wrench, tamang PSI, tamang pressure, at may clearance po yan magmula dito hanggang dito, okay? Clearance niyan sa likod ng panel box, kung ito yung metal na likod, ano? Ngayon, tawag dito, hindi basta-basta tornilyo, nakakita kang tornilyo, o nagkulang yung tornilyo kasama niyan, nakabili ka sa hardware, nilagay mo dyan. Hindi po po pwede dahil dyan po napakahigpit po ng mga hapon, lalong-lalo na sa mga oil and gas company. When I was working in oil and gas, quality control po ako noon, na isa ako sa mga itinraining ng hapon sa pag-check ng mga ganyan sa mga ano, sa mga bus bars at saka sa mga retightening, ano. Kasi kapag ka iba po yung materials na napalagay, iba rin yung coefficient of linear expansion, eh baka umabot doon sa clearance, sabog. Sasabog po yung ating mga kadisigrasya po tayo, ano. So kung titingnan niyo po dito,
sa kanan, o ito made up of steel, o iba po yung ano niyan, coefficient of linear expansion niyan. At syempre, iba pa rin yung clearance. Yung brass naman, iba rin, ano? So, yan po yung ating key takeaways dyan sa ating mga panel boxes. Thermodynamics din nga po kasi. Tsaka ito nga po pala ay inaano to, no? Nire-retighten to, no? Meron po tayong tinatawag na retightening kasi nga kuryente dumadaan dyan. O mainit yon, so mag-e-expand, magko-contract, mag-e-expand, magko-contract, lumuluwag po yan in due time, ano? So, nire-retighten po natin yan. Kapag ka hindi mo po nire-retighten na, lalo na't nasa industry ka, yung talagang malalakas na mga 100,000 na volts yung mga sinaserve mo, eh luluag po yan until such time na parang ma-welding yan at magkakaroon ng problema yung ating wiring at yung ibang nag-short circuit pa. Ano? Kaya yan po ay minimaintain mga bus bar, tapos ingatan din yung basta-basta kukuha ng hindi kasing habang tornilyo or hindi pareho ng material, baka mamaya mag-expand ng todo-todo, eh sasabog, no? So, murahin po natin to. I hope nakakuha po tayo ng isa pang actual application bukod sa tulay, no? Sa electrical po, malaki rin ang application ng thermodynamics. So, we go now to sample problems. Okay, we read the problem. A segment of steel railroad track has a length of 30 meters while the temperature is 0 degrees centigrade. Letter A, what is the length when the temperature is 40 degrees centigrade? So, ganun lang, ano? Direct substitution, delta L or the change in length is equal to alpha L sub I times delta T. Ito daw 11 times 10 to the negative 6, eh kasi nga steel daw yan. So if you will look at the coefficient of linear expansion, that will be 11 times 10 to the negative 6 degree centigrade. O ito po yung sinasabi ko, no? Ito ay galing sa book natin, eh. Degree centigrade yung kanyang unit dito, pero yung talagang sa mga older books, centigrade degrees po yan. Kasi itong porting ito, sa totoo lang, itong porting ito, hindi po dapat yan na degree centigrade. Ito pong porting ito, dapat centigrade degrees kasi ganito po yan kung sa mga matatandang scientifico, no? That will be delta T. Delta T will be equal to 40 degrees centigrade, 40 degrees centigrade minus 0 degrees centigrade. And ang sagot po dyan is equal to 40 centigrade degrees. Yan po daw dapat ang sagot dyan. Kaya lang nga, moderno ng panahon ngayon ng mga tao, itong coefficient of thermal expansion, ginawa na lang nila ding degree centigrade at kung ano man yung change in temperature, degree centigrade din para makakancel siya. Okay, makakancel kasi ito is 1 over degree centigrade itong isa. Tapos ito naman is degree centigrade, makakancel. Pero ang totoo niyan, mas maliwanag po ito, 40 minus 0 degrees centigrade ay magiging 40 centigrade degrees. O yan po yung pinapaliwanag natin ng kaibahan, ano? Kaibahan ng mga panahon na young, and mga young ang mga ano nang dati, mga author natin, mga panahon na Newton, yan, naman pa nila ito. Ngayon kasi nagbabago na. Meron ng, kumbaga sa gitara ay power chords, ginagamitan na lang power chords.
kailangan po daw natin yung talagang G sustain, kung talagang G sustain, ano? Kumbaga sa gitara. Anyways, yan po yung ating key takeaways. Ito po yung nangyari sa ating sagot, 0.013 meter. Yan po yung delta L. Kung kukunin mo yung tinatawag na final length, di yung initial length plus delta L is equal to the final length, 30.013 meters. O, ganyan lang po kasimple yung mga problems natin dito sa coefficient of linear expansion. Ano? We have another sample problem here. A steel is 40 centimeters long at 20 degrees centigrade. Okay? The coefficient of linear expansion for steel is 12 times 10 to the negative 6. O yan. 12 times 10 to the negative 6 per centigrade degree. O ito. Luma na naman ito. Lumang aklat na naman ito. Centigrade degree naman. Ano? The increase in the length and the final length when it is at 70 degrees Celsius will be, so tinatanong sa atin, increase in length at yung final length, delta L at saka L sub F. Okay. So, ano yung given natin? The change in temperature, which is 70 minus 20, that is 50 centigrade degrees. Ito, matino ito. Lumang libro po ito, ano? So, kung mapapansin mo rin, minsan sa lumang libro, magkaiba yung coefficient of linear expansion. 12 dito, dun sa nakaraan, yung steel ay 11, ano? Uulitin ko, kung ano yung binigay sa problem, yun yung magpiprevail kaysa dun sa nasa table. Okay? Kung binigyan ka sa problem ng ganitong value ng constant, yun ang gagamitin, ano? Kesa sa nasa table. Nangyayari na sa atin yan yung mga nakakaraan ano natin sa fluid mechanics, no? Na itatagubilin ko na sa inyo yan. So, therefore, the change in temperature is 50 centigrade degrees. O yan, mas hindi sa liwa kaysa dun sa, ano. The original length is 40 centimeter. Coefficient of linear expansion alpha is equal to 12 times 10 to the negative 6 per centigrade degrees. Okay, so the required is the change in length and the final length. So we have solution. The change in length, delta L, ito yon. Formula, delta L is equal to alpha multiplied by L sub I times the delta T, wherein alpha is given to be 12 times 10 to the negative 6 per centigrade degrees, and L sub I is equal to 40 centimeters, and the change in temperature is 50 centigrade degrees. Yan. Tama na po ito, no? Lumang libro po ito, kaya tamang-tama yung swak maswak. So, this one, centigrade degrees, will be cancelled with the centigrade degrees. Sa bagong libro po, makikita nyo dyan, degree centigrade, ano? So, huwag po kayong malilito kung talagang mahilig kayong mag-research. Sa mga ibang libro, centigrade degree. Sa mga bagong libro, degree centigrade. Pang limang beses ko na pong sinasabi yan, ano? So, delta L is equal to 10 to the negative 6 times 24, no? 24 times 10 cubed centimeters, no? So, ito naman, delta L is 24 times 10 to the negative 3. So, ang nilabasan daw po ng delta L natin is 0.024 centimeters. Ngayon, kung ito yung ating delta L, the final length, idadagdag lang natin sa 40 centimeter, edi 40.024 centimeter. Okay. So, yan daw po yung nangyari sa ating
computation, ano? Ganyan lang po, puro direct substitution lang naman din yung mga ano natin dito, yung mga problem natin. Kailangan lang alam mo yung mga definition ng formula kung saan lang gagaling yun. Okay, we have another problem. An iron rod heated from 30 degrees centigrade to 80 degrees centigrade. The final length of iron is 115 centimeters and the coefficient of linear expansion is 3 times 10 to the negative 3 degrees per degree centigrade. Oh, ano na naman ang implication nito? Bagong libro na naman ito kasi yung coefficient of linear expansion is degree centigrade na naman, ano? So, yan po yung evolution sa mga units sa thermodynamics, ano? Kailangan mapapansinin din po tayo dyan. What is the original length and the change in length of the iron? Okay. So, iron daw po, walang ibinigay. Ah, binigay pala yung coefficient of linear expansion. Ito gagamitin natin, ha? So, kunin muna natin yung change in temperature, delta T, 80 minus 30, ayun. Final minus initial. O kung sa talagang libro ito, sa talagang antigong libro, this will be 50 centigrade degrees because that is already the change in temperature or the difference between the two. Pero dito, 50 degrees centigrade pa rin yung nilagay ng book, no? Anyway, sakyan na lang po natin kung ano man yung kanilang mapaluma man yan, mapabago man yan. Ang importante, alam natin pareho yung baksa kanila. Para lang sa gitara yan, mapapower chord man yan, mapan-regular chord. Alam mong pindutin, ano? The final length is L2 is equal to 115 centimeter. The coefficient of linear expansion na alpha is 3 times, ito yung mga given, ano? Ganyan tayo po nagsosolve, laging binibigay, iano muna yung given, tsaka natin kukunin yung required bago pa tayo magsosolve, no? Standard pa rin. Ito ngayon yung required. Ang required daw ay original length and the length, the change in length, okay? So, the original length, delta L is equal to alpha L sub I times delta T. So, the formula ng final length is L sub 2. Oh, dito L sub 2 ang ginamit. Ano? Minsan L sub F yan. Ano? Is equal to L sub I plus delta L. So, L sub 2 is equal to L sub 1 plus, eto nga yun. Itong delta L natin, ayun. Eto na yung formula. So, L sub 2 is equal to 115 centimeters given yun, ano? Tapos yung L sub 1, sub 1, yun yung initial original length. Ito yung original length. Times 1, ito pinactor out yung L sub 1, kaya nagka 1 doon, plus alpha delta T. Ito yung delta T. So, after interpolation na nakakuha niya na L sub 1 is 100 centimeters na after computation. So, ano yung change in length? Ang change in length is L sub 2 minus L sub 1. 115 minus 100, 15 centimeters po. Isipin mo, 15 centimeters ganong kahaba yung expansion niya, ano? So, napaka-importante po, lalo na sa mga kotse, yung sa mga loob, yung mga tornilyo doon, ano? Baka mamaya, nakabili ka sa hardware, nilagay mong tornilyo sa kotse, ay sobrang init po sa loob ng hood ng kotse, bukod pa sa ambient temperature, edi subject siya sa linear expansion. Kaya iba po yung mga bakal sa loob ng kotse, no? Incidentally, thermodynamics pa rin po kung bakit mahal ang mga sasakyan ng Germany. Eh, dahilan po sa thermodynamics. Bakit? Eh, kasi sa Germany daw po, matitindi o magagandang klase yung mga bakal. At masyado siyang nagre-resist sa expansion. Kasi yung kanyang tawag dito, coefficient of ano yung maganda, no?
linear expansion. Hindi siya nag-e-expand mabilis-bilis. So, makukunat yung bakal at matitibay. Kaya napakamahal po ng mga German-made na mga sasakyan. So, kahit daw po patakbuhin mo siya ng 12 oras dire-diretso, magmula pagpalagay mo Laguna hanggang makarating ka ng lagpas pa ng Baguio, hindi ka raw po susukuan ng mga piyesa kasi yung mga piyesa raw po kasi noon ay talagang kahit na painitan mo, hindi basta-basta nag-e-expand. So, yan po ang mga dahilan kung bakit napakamamahal ng mga sasakyan, yung mga piyesa. No? Okay, another key takeaways na naman tayo. Puro actual na po yung pinapuputok natin. Okay, we shall terminate our discussion here and be back to another video in thermodynamics for ease of uploading. And muli po, ito po ang inyong Sir R Squared na nagsasabing, ingat lagi, kain dami, at tulog aga. Okay, binabalik ko po sa Panginoon ang lahat ng parangal at papuri